Alright, what's going on guys? Elas Vlog. Okay, update tayo mga kaibigan. Dito sa politics na naman na nangyayari sa ating bayan. Ito na, ang pinakabago. Limang presidential bets sumarap na sa one-on-one ni Corina Sanchez. Ibig sabihin, in-interview niya mga kaibigan. Ito na, reaction video tayo. Ito na, umpisa na natin. Sa veteranong broadcaster na si Corina Sanchez, ang lima sa tumatakbo sa pagkapangulo para sagutin ang maiinit na issue na kanilang kinakaharap. Matapang na sinagot ni Vice President Lenny Robredo ang katanungan patungkol sa pagiging natatanging babae na tumatakbo sa pagkapangulo, aminado siyang nakatanggap ng mga pangmamaliit dahil dito. Ang VP ako. Marami yung nag-underestimate sa akin dahil babae ako. So pag nakikita ng tao, kaya pala niya. So para sa akin yung mag-underestimate, yun talaga yung natatago kong lakas. Kasi nagugulat lagi ang tao na paano mo nagawa? Hindi pinalampas ni Robredo ang pangungutya na kinaharap niya noong siya ay mag-anunsyo ng kandidatura sa pagkapangulo. At kung paano patuloy na lumalakas ang kanilang kampanya. Mm-hmm. Yung pagtingin sa akin, kinukutya ako nung nag-file ako na paano ka naman. Mm-hmm. Pulutin ka sa kangkungan kasi 3% ka lang. Pero in one month, yung na-gain ko as far as yung sa service are concerned, napakalaki. Hinarap naman ni Senator Manny Pacquiao ang issue ng kanyang educational attainment para tumakbong pangulo ng bansa. Sagot ni Pacquiao, hindi mahalaga ang diploma dahil naghihirap pa rin ang bansa sa kabila ng mataas na pinag-aralan ng mga dating leader ng bansa. Mga seleksyon niya, pinamamalaki nila yung mga diploma nila, yung mga degree nila. Pero ano nangyari sa atin? Nagkandahirap tayo. So sinasabi po niyo na ang educational background ay hindi ganun ka-importante. Importante alam mo yung problema. Kasi imposible kung alam mo yung problema na hindi mo alam i-resolvahin. Kumbaga, kailangan din yung educational background, pero hindi yung basta may puso ka, importante yan. Nagbigay naman ng pahayag si nila Mayor ISKO Moreno Dumagoso kung paano sa tingin niya ay masusolusyonan ang problema ng bansa sa pinagbabawal na droga. Ani Yorme, normal lang na may nasasawi sa pagsugpo ng droga, ngunit pinagmamalaki niya na karamihan sa mga kasong ito sa Maynila ay buhay at nasa korte. There is a way to continue to work within the limits of law. I mean, within the bounds of law. Magalingan ito mga kaibigan, ha? Perius tayo. Per-reaction. Per na per. It's not up for me to say who's guilty or not. It is not up for me to say who's gonna live or gonna die. It doesn't break. Pero walang patayan. Hanggat maaari. But incidents happen. Napatayan ako ng police. May namamatay din suspect. But generally, at least, modesty aside, 97% of our apprehension, buhay lahat sila. Ando sila sa korte. Let the court do their job. Dinepensahan naman ni dating Senator Ferdinand Bong Bong Marcos Jr. ang issue na tatakbo siya para muling ibangon ang apelidong Marcos. Some have said that this presidential bid is somewhat of an obsession to vindicate your surname so that the bid is more personal than it is patriotic. I've always been confused by that question. How does anybody vindicate somebody? Kahit na lahat ng ginawa ko ay maganda, hindi magbabago yung ginawa ng aking father. Kahit maglahat ng ginawa ko ay pangit, hindi rin magbabago yung history ng father ko. Alright. So whatever I do, nasasabihin mo, dito siya nagkamali. Kahit na, nagkamali pa rin siya. Kung sinabi, eto maganda. Kahit anong gawin ko, maganda pa rin yun. So, I don't understand this vindication question. Tinukoy naman ni Senator Ping Lacson ang pagkakamali ng kasulukuyang administrasyon. Isang napalaking pagkakamali, double standard. Kasi pag ikaw namumuno, iba yung tingin mo doon sa kaalyado mo, sa kaibigan mo, kesa doon sa perceived mong kaaway mo, o hindi mo kaalyado. Family. Parang dinidefend pa. Samantalang kitang-kita na yung mga lumalabas na ebidensya. No? Feel help. Di ba, nung una ayaw pang tanggalin, pero napilitan lang. Kasi napaka-overwhelming nung nakuha namin ebidensya na 14 billion pesos ng feel health funds, hindi na punta sa dapat puntahan. Worst, may pandemya. Dagdag pa ni Lacson,
Leadership by example ang ipapatupad niya kapag nanalo sa darating na halalan sa Mayo. Nico Bagsik, ABS-CBN News. Alright, alright. Yan ang update mga kaibigan. Sa politics na nangyayari sa ating bayan. Okay, kanya-kanyang pagalingan. Okay, pagalingan. Ang maliwanag dito, per use tayo. Per reaction, per review, per na per. Wala tayong ibang sasabihin. Kundi yan ang update mga kaibigan na dapat nating abangan. Sa 5 presidential bets sumarap sa 1-on-1 kay Corina at aabangan daw sa February 5 Lunes or February 6 sa YouTube poll na poll. Alright, hanggang dito na lang at sino ang bet nyo, kayo nang bahala. Alright, bye bye, subscribe.